Hello guys, welcome back sa aking vlog. For today's vlog guys, i-share ko sa inyo yung second part na experience ko sa pagkuha ng national ID. Kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-appointment guys, paki-click na lang ng link na lalabas sa taas at sundan mo yon para makapag-book ka ng successful para sa PSA National ID appointment application. So back to the topic guys, today is July 8. Ito yung araw na pagpunta ko sa Ayala Malls kanina guys sa Alabang. Nagpunta ako doon ng 8 o'clock pero yung schedule ko is 1 o'clock pa. Ang kagandahan guys pagka may appointment ka is i-assist ka agad ng sales nilang PSA. Pinakita ko yung emails na kanila and then binerify yun sa information kung nandun successful nga yung verification ko yung application ko, and then pinatila na agad ako guys sa linya ng mga magpapabiometrics. Yung mga picture guys na lalabas, yung una yan yung may appointment at saka yung pangalawa yung walang appointment. So guys, ang laking pagkakaiba kasi pag may appointment ka, pipila ka na agad sa transaction, unlike guys sa mga walk-in, mag-aantay ka pa ng siguro mga ilang minuto, mga 15 minutes lang naman siguro, matatransact din kayo pero mag-aantay pa rin kayo, unlike guys sa may appointment. So bago pumunta ng biometric guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo, lalo na sa mga kapatid nating mga magagandang babae dyan, na pag magpapabiometrics tayo, meron mga rules yung PSA. Unang-una guys, huwag kayong magsuot ng false eyelashes, contact lenses, makeup, lipstick, kikaw at saka ng quintas. Kasi pipicturan tayo guys yung, kung natry nyo na yung para sa passport. Kailangan guys, natural beauty is the best policy. Ayun, para medyo gumaan yung usapan natin. Kasi pawis na ako. Walang electrical. So yun, ayun guys. Kailangan hindi natin sila suotin yung mga bagay na yon. And then, ito pa guys, idadagdag ko lang sa mga nag-walk-in kasi ang dami kong naririnig na reklamo na dalawang ID daw yung tinatanong sa kanila. Ganun talaga guys ang assurance ng PSA kung pinagtatanungan kayo ng dalawang ID kasi wala po kayong appointment. Pero sa mga may appointment guys, ako isang passport lang yung pinatita ko pero nakareserba sana yung anak ko guys, yung UMID, NBI, nakareserba. Pero passport lang yung kinuha. So ayun guys, pagkapunta mo doon sa biometric section kasi mabilis lang naman, ang unang-una mong gagawin doon guys is mag-i-encode sila ng mga information tungkol sa iyo. Yung mga information naman nun guys is katulad lang ng mga pinipill up mo doon sa form at yung form na nasa online, paras lang naman doon guys. Ang iti-check mo lang doon is yung spelling. And then pagkatapos nun, ilalagay mo yung kamay mo sa scanner para sa fingerprint scan. And then lahat ng daliri nun guys, kaya tatanggalin natin yung SIM natin. Huwag din iwasan, sana din natin mag-wear ng cutix, yung pang mga kulay ko po, ayan. And then pagkatapos nun guys, i-scan naman nila yung mata natin. Hindi ko alam kung anong tawag doon, yung mga picture na lalabas dyan. Ayan guys, and then yung identity capturing na guys, yung parang sa ID picture, parang patulan tayo ng picture, ayun na. Kaya tapos tayo mag-suot ng mga sinabi ko kanina kasi kukunan tayo ng picture. Ayun lang guys, hindi magtatagal yung transaction doon sa PSA biometrics counter ng 10 minuto. Parang sa akin, mga 3 minuto lang ata. Sobrang bilis lang. So, kung successful na yun guys, natapos na tayo sa biometrics, magbibigay sila ng form, yung pinilapan natin. Ayan guys, at saka yung pirasong papel na may QR code. Ayan guys, lalabas yan. Napaka-importante yan guys. So, pagka i-deliver na yun guys sa address na ni-request natin, kung siya i-deliver, hahanapin na mag-deliver yung papel na yan guys para ma-verify na talagang ikaw yan. And then tinanong ko rin guys kasi OFW tayo, hindi ko alam kung nandito pa ako sa Pilipinas kung i-deliver na yan. Mag-iwan lang tayo ng valid ID natin, iiwan ko siguro yung UMID ID ko,
authorization letter, at saka ng yung papel na sinabi ko, guys. Yun daw yung hahanapin nung magbe-deliver. So, ayun lang, guys. Ang delivery period nun, guys, base sa mga nababasa ko, is 3 months. 3 months bago dumating yung national ID natin. Dadagdag ko lang, guys, sa mga nagko-comment doon na walang silbi daw ang pag-a-appointment pag online registration. Meron pong silbi yun, guys. Kasi ganito yon. Ang sinasabi nilang nag-fill up pa sila ng form na gaya ay na-explain ko siya kasi ako nag-fill up ako ng form. Nag-fill up ako ng form dahil nang nag-online registration ako, hindi ko siya dinownload. Pero andoon na yung information tungkol sa akin sa database nila. I mean, for formality lang na pumunta tayo doon, wala tayong dinownload na ano, wala tayong soft copy kumbaga, kaya gumawa tayo ng fill up for the second time ng form. Hindi, wag niyong sabihin na walang silbi ang online registration. Ano yun, guys, parang countermeasure yun sa mga mali na magagawa natin. Dagdag ko lang rin, guys, sa mga kakilala natin, sa mga kabayan natin. Isa shout out ko lang siguro para ma-aware din yung PSA, PSA area designated personnel ng PSA, kasi may mga maraming nagre-reklamo talaga sa Cavite. Bandang Cavite, guys, kasi wala silang mga slot. Hindi pa ata nag-ongoing yung transaction ng PSA registration sa kanila. So ayun, guys, paki-share na lang tong video na to kung napapanood mo pa hanggang sa part na to. Maraming salamat. Paki-share na lang, guys, ng video na to para makarating sa PSA personnel at magawa nila ng paraan yung problema sa bandang Cavite. So ayun, guys, tapos na naman yung isang amateur tutorial video ni Dorot. Maraming salamat kung hanggang dito ay nakakasama ko pa rin kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At salamat din po ulit dahil napakalaki po ng views nung vlog ko tungkol sa online registration ng PSA na makikita niyo yung link sa taas. Ayan po, napakalaki po ng views. Hindi ko po siya expect na ganyang karami ang views niyan. Kaya na-inspire po ako gumawa ng second part ng pagbablog. At heto po yun. So, sana na-enjoy nyo, guys, yung vlog ko na to at may natutunan kayo. Kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayo mag-drop ng comments sa comment section. Magtanong lang po kayo at iisa-isa ko pong sasagutin ang mga katanungan nyo. So, sana, guys, abagan nyo pa yung susunod na kong vlog tungkol sa PSA. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please, hit the subscribe button at pakiturn on ng notification bell, guys, para ma-notify kayo sa mga bagong uploads ng mga video, vlogs, and amateur tutorials video ng ating YouTube channel. So until next vlog, guys, ingat, keep safe, and God bless. Until next vlog, guys.